ng kaman, dalhin ang kapalaran. Iisang bayan lang sa puso mo'y laman, pinagmulan at babalikan. Konting tiis na lang at hanggang sa araw na yan ay asal. Kami nandito lang, sabay na pakinggan ang mga kwento nyo, isigaw natin sa mundo, bagong bayani namin kayo. Sipag at tapang nyo, hinialay sa mundo, sinasaludo namin kayo. Pilipino, itaas ang noo, ipagmalaki mo ang galing nyo, isigaw sa mundo. Okay, magandang hapon po sa UK at Europa, magandang gabi sa Pilipinas, at magandang umaga sa ibang parte pa ng mundo. Welcome po to Kumustahang COVID-19. Ito po ang ating programa habang may lockdown at nagbibigay-pugay po tayo sa mga frontliners natin na mga kapwa Pinoy at sa mga nabiktima po ng COVID-19. Ako po si Gino Alcantara mula sa London, Immigration Advisor at Community Leader. Kasama po natin ngayon ang mga co-hosts natin na si Attorney Crystal Diaz, Solicitor, at si Kiara Giel Hamlig Gregorio, isang beauty queen, at sila ang magli-lead sa dalawang scenes natin ngayon. Kasama rin po, behind the scenes naman, sina Jay Montelibano MacLeod. Yan po ang ating co-producer at composer ng ating theme music. At nandiyan din po sa behind the scene ang ating production director, technical director na si Chad Solis sa Manila. Okay, absent po muna ngayon si Rose Clarinal, ang ating magiting na kasamang host. Dahil po sa kasamaang palad ay napumano na kanyang ama na si Rosauro Eclarinal doon sa kanyang bayan sa Buhi, Camarines Sur. Nakikiramay po tayo kay Rose at sa kanyang pamilya sa malungkot na panahong ito. Crystal? Thank you, Jean. Good afternoon, everyone. Good afternoon po sa mga kasumasabay-bay po sa Huan You Connect. As Jean said, unfortunately and sadly, we don't have our anchor, Rose Eclarinal. I just like to say this to her because I'm sure she's watching. On behalf of One You Connect, we are deeply saddened by your loss. You must have a great memories of your father, and we hope they comfort you. May our prayers guide his soul to our Heavenly Father. So, Mr. Rosauro Eclarinal died on 11th of June, 2020, at the age of 83. Kiara? Yes, magandang hapon UK, magandang hapon Europa, at magandang gabi Pilipinas. Ako po si Kiara Gregorio. Saan man sulok ng mundo ngayong panahon ng COVID, nais po namin magbigay ng inspirasyon at saya. Kaya saan man sulok ng mundo, samahan po ninyo kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan live dito po sa Juan U Connect. Kumustahang COVID-19. It's just to say po sa mga kababayan, we celebrated on the 12th of June, the 122nd Philippine Independence Day. I would like to thank the Caviteños UK Association for organizing the raising of the flag last Friday. It was hosted by Ronald Sipat, and various Filipino leaders in the community joined the event. So I just like to say that. So thank you po. Okay. So all right. So gusto ko lang po ipaliwanag ang show natin ngayon. Meron po tayong tatlong segments. Yung unang dalawang segments ay nakatutok po ngayon sa Ireland, Republic of Ireland. Okay? Meron po tayong guest na si Feli Ceballos Palanca,
Kasi po yung kanyang kapatid na si Miguel Planca ay namatay sa Ireland at yan po ang pag-uusapan nila ni Crystal. And then after po dyan, pag-uusapan naman namin yung isang nakamamanghang fundraising na ginawa nila para kay Miguel na umabot po sa halos 300,000 euros. Yan po pinakamalaking fundraising na nangyari, palagay ko, sa buong mundo para sa COVID-19 victim na si Miguel Planca. And then after that po naman, pag-uusapan natin ang mga kwento tungkol sa isang spoken word poetry contest na isinagawa ng isang grupo called Yapak na pinangungunahan ni Elijah Villanueva. At si Kiara naman po ang mangunguna sa segment na yan. Okay? So, Chad? Okay, sorry. So, pwede na natin to simulan. Crystal, on to you. Yes. Okay. So, as Jane said, this is a story of two siblings, two Filipinos who were living in Ireland, a sister and a brother. They both had the virus, the coronavirus. The sister survived, the brother died. We welcome today po ang sister ni Miguel Planca. Welcome po Feli Planca Moore from Kildare, Ireland. Hello po Feli. Hi, magandang gabi. Hello. Pilipinas. And thank magandang you for hapon po. Salamat din po sa pag-invite. So you're here po today to tell the story of Miguel Planca. Ang gusto po namin malaman, kayo din po ay mayroong noong COVID-19 at nasurvive ni Kuya Ot. And yes. Sadly po, si Miguel hindi. So, can you take us po ang journey muna ni Miguel sa Ireland po? Ano po ang background niya sa Ireland? Nung dumating siya dito, nagwo-work siya sa isang company, food company. So, what do you call this? He's been there for 20 years. So, never siyang nag-work sa iba. So, nung dumating siya, dyan na talaga siya na company. So, okay naman siya. Wala naman problema. So, it so happened na itong nagkaroon tayong pandemic, doon na kami nagkaka-problema. So, naiwan niya po ang apat niyang anak, si Mikey, Michael, John, and Checky. Yes. Oh, actually, yung misis niya na nakapunta rito, but then ayaw niya, hindi niya nagustuhan. So, unfortunately na matay due to yung colon cancer. So it takes for 2 years pa yung mga kids nandyan after her death. Kasi nga ayaw naman din ng kapatid ko dadalhin dito dahil syempre kumbaga financially parang hindi niya kaya. So ako nagpo-push sa kanya na dadalhin dito. So, nung nadala niya na dito, nag-iba na naman ang isip niya. Sabi naman niya na iuwi niya kasi nga daw hindi nga niya kaya. So, good enough kung asawa ko, an Irish, parang Pilipinong ugali. Na sinasabi niya, dito na lang sila sa bahay for the meantime. Kasi, dito naman may mga benefits tayong makukuha sa government. So, hindi pa, kumbaga, nilalakad pa niya yung papers. So, nung nandito na sila, itong husband ko, napamahal na rin yung mga kids. Kaya nag-stay sila until now.
So, ganon. So, nandito po si, nandito po siya nagsettle sa Ireland po, sa Kildare, sa Ireland, pero tiga sa Usami City in Misamis Occidental po siya. Ang pinanganak at doon siya lumaki, si, kayo po ni Miguel. Tama po ba yes. yun? Yes. Like, ngayon po, nagtumating siya. Mm-hmm. Nakapangasawa lang siya ng taga Tangub City. Yun. Mm. Tapos po, nung nandito na siya, pinadala niya po yung mga anak niya. Mm-hmm. Nakapat sila. But at sabihin niyo po sa amin kung paano niyo o siya din po nakuha yung, ano, yung virus. Yun talaga ang hindi namin alam kung saan galing. Kasi sa kanya, ano lang din siya, work, bahay. Ako naman din, ganun, ako naman din at that time, hindi na ako nag-work dahil yung nag-work at home na yung boss ko, kasi pinapasokan ko, ano lang naman eh, bahay. So nag-work at home yung boss ko, so kumbaga hindi na nila ako kailangan. So nandito na lang din ako sa bahay. So nung ano, never ko rin na-expect na yun pala ang... Kumbaga, yun pala ang mga symptoms na nilalamig ka, tapos may kunting ubo. So, na-observe ko lang yun ng 2 weeks. Pero si Miguel, since, you know, si Miguel kasi yung ugali niya, tahimik. Tahimik siya, but then, kung ano, nandito sa bahay, kukuha lang siya ng, magmimix siya ng lemon with honey. So, iniinom niya yun. Tapos, ako naman din, wala, kasi parang usual, ano lang ba, yung usual na ubo lang. So, kumbaga, walang, ano, walang, hindi kami nag-worry. Tapos, siya, ano, inaubo. Ako naman, nilalamig, yun lang, nag-uusap kami na, ako nga eh, nilalamig eh. Ganun. So, sabi ko, 2 weeks na to, kung after 2 weeks, hindi to mawawala, tatawag na ako ng GP. Tapos, siya naman din, ganun din siya, nagpunta din kami ng GP kasi nga sabi niya hindi na raw niya, kumbaga feeling niya hindi na niya kaya dahil actually nag-work talaga siya ng Monday. Nag-work pa siya ng Monday and then Tuesday, hindi na siya nag-work. Tapos yun pala, kumbaga ako rin, hindi ko rin siya napapansin na ganun na din pala siya, kumbaga weak na siya. So... Monday, Tuesday, Thursday na siya umaangal na gusto na niyang magpa-hospital siya. So sabi ko naman, hindi ka pwedeng ihatid. Kasi baka hindi tayo ma-entertain. So tatawag na tayo ng ambulance. So gano'n lang nangyari. So yun na ang first ano usap namin. Wala na. Until maganda naman din yung nangyari kasi pinapayagan kami ng hospital na makavisit sa kanya yung ilang days na lang na siguro alam na nila na mawawala sila. Siya, sorry. So nakavisit kami sa kanya. Ang nangyari po ba na 12 of May, nakita niyo maayos siya, tapos tumawag po ba ang hospital, sinasabi na hindi, meron siyang few hours na lang. Ano pong nangyari noong ano, nung leading sa ano niya po sa death niya? Actually, yung doktor tumawag sa akin. Oh no, every day talaga ako since nakauwi na ako from the hospital, every day ako tumatawag. So, yung sabi naman ng hospital, okay naman siya. Ganon, dialysis siya, naka ganito oxygen, naka ECMO. So, nung ano na sinabihan ako ng doktor, tumawag ako that day. Mga 1 o'clock siguro yon. So mga bandang 3 o'clock, tumawag yung doktor. Sabi ng doktor, pinapakita kami. That is, 4 days before his death. So pinapapunta kami. So ano naman, iyak ko ng iyak noon. Tapos na nagulat yung husband ko, sabi ko magpa-drive ako. Kasi kumbaga hindi ko kayang mag-drive na parang ganun ba? Kasi sabi ko, doktor, ano ba, mamamatay na siya? So,
In short, makapunta na kami doon. So nakita namin siya. Pagkatapos noon, siyempre, kinausap niya. Siyempre, ano siya, kumbaga, tulog siya. Hindi, kumbaga, koma, nakakuo na. Hindi mo pala, basta ganun, tulog siya. So, nung umuwi na kami, the following day, tumawag naman ako. So, sabi naman nung kausap ko na kung gusto ba daw kong visit. Hindi, napupulit kami. Tapos, on the third day, yung sabi naman nung tumawag ko, sabi naman nung nurse na kausap ko na gusto ko ba raw pumunta. So sabi ko, wag na. Kasi ano, parang alanganin na. So maybe tomorrow, sabi ko. Tapos sabi naman nung nurse na, you know. So yung you know niya, na parabang there's something. Tapos, ang naintindihan ko lang, dialysis. So, dali-dali akong ano, pumunta, sabi ko nung ni Mikey, sabi ko, tayo na kipunta tayo, baka may nangyari, hindi ko masyadong na-gets yung sabi ng nurse. So, nung dumating ako doon, sabi, pagdating namin doon, sabi nung nurse, you know what, he's awake. Ito, oh, really? So, tinawag ko, so we usually call him Loloy. So, sabi ko, Lord, nandito kami ni Mikey. So, umopen yung eyes niya. Kasi, di ba, two days doon kami, hindi naman talaga siya, kung talaga tulog siya. So, nag-open yung eyes niya. So, tuwang-tuwa ako. Tuwang-tuwa kami na Mikey. Nung pag-uwi namin, sabi ko, sus, baka ito na yung pinipray ko na miracle. Na ano, it happens, ang miracle, kasi nag-open yung eyes niya, 2 days kami nandoon, wala, talagang tulog siya. Then, also, ano, yung face siya, yung face niya, bumalik siya sa natural, yung 2 days, iba siya eh. Parang ano, so, siya, parang... So, shock po sa inyo, yung 1 day lang po ang difference. Tapos, nung nangyari po, nung 13th of May po siya pumanaw. Yes, nung the following day, yun na siyang 3 o'clock, tinawagan ako, 3 o'clock in the morning. Tinawagan ako ng doktor na pupunta daw ako doon. Tapos sabi ko, oh, still 3 o'clock. Tapos, sabi pala, it's 3 o'clock now, can you get off the road? Tapos sabi ko, why, what happened? Ganun pa rin tanong ko kung mamamatay na ba siya. So sagot, he's deteriorating. So, dali-dali na kaming pumunta. So, nung nagpunta kami doon, nag-antay na lang kami. Nakapasok kami, tapos yung 7:30 in the morning, lumabas kami. Nung dumating pala kami, sinalubong kami ng doktor. Sabi ng doktor, maybe mga 2 hours na lang siya or so. So, sabi. Nung pumasok ulit kami, sa pinaka-ano na dyan, sa pinaka-room na niya, kinikwento naman ng doktor na baka mga 30 minutes na lang siya kung may gusto daw kami ano, gawin na para sa kanya. So ito si Mikey, sabi naman ni Mikey na patawagan namin yung mag-video call kami sa anak niya kasi si Miguel, mayroon siyang anak na ano, before marriage. Ang single pa siya na sabi na work. Si Stephanie so, po ba? Sorry? Ang pangalan niya Stephanie po ba? Yes, correct. Yes. No? So sabi ni Mikey na tatawagan niya at tatawagan namin. So nagpaalam ko sa doktor na kung pwede namin tawagan kasi nga may anak siyang ano. So pumayag ang doktor. So nagsalita si Stephanie. Apat po yung anak niya, di ba? So meron nga po si Mikey, 21-year-old, Michael, 19-year-old, yes. John, 14-year-old, yes. And Chet, 12-year-old. Meron correct. Po tayong pictures po yan. Kayo po yan? Yan po ba yung mga anak niya? Nakikita yes. Niyo? Yes. Uh-oh. Ayan po sila. So mag-close po kayo sa kanila. Ayan po din po yung funeral ni ano ni Miguel. Iyon ang anak niyang 4 nandito sa ano na sa kasal na siya. Mm-hmm. So yun ang single pa siya, yun si Stephanie. Mm-hmm. Na nasa Abu Dhabi.
yun ang tinawagan namin nung nasa hospital kami. So, ano pa si Miguel po, nasa hospital ng 41 days bago siya pumanaw. Yes. And he was 55 years old po, pumanaw siya. Yes. Mm-mm. Okay. So, ang big story po talaga kay Miguel, yung fundraising po sa Ireland. Kasi po, I think, as Jean said earlier, off the screen, yun po yata pinakamalaking fundraising in the world. Sa Ireland po, meron nag-set up po, organize ng GoFundMe. And to date, ang na-raise po ng fund is 293,000 or nearly 294,000 euros. Tama po ba yon? That's it. So, yes, yan po ang pinapakita, yan po ang GoFundMe for Kuya Miguel Blanca's funds for his treasures, for his children. Ayan po yung mga anak niya. So, yes. Ang laki po niyan, di ba? Ang galing po ng support na pinakita ng mga tao sa Ireland and perhaps around the world nga po. So, just a short brief description po, what was he like as a father po and a brother to you? Actually, si Miguel as a brother, he is very generous. I understand po. It's hard po kasi bago lang, isang buwan lang po siya na pumanaw when he left the family, his four children, his, you know, his daughter and other siblings. You are very good po as an auntie sa mga anak niya. And ask them now that the children, how about their parents? So, I salute you po sa support na binibigay nyo sa mga anak niya. Okay? Salamat. But, salamat po. But we're gonna be talking about po yung how the funds were raised. That would be our second segment. But it's just for the legal ano po natin, part. I'm going to talk about po yung what's going to happen with that trust fund. So, we need to find out po if I understand po you're planning to buy a log house or a caravan for the boys and then for the girls would be staying with you. Is that correct for Diba? So, you obviously have a thought of the future for the children. And that's good because at least they know po they're well looked after. In the UK po, just a brief overview po of what could be done nga po sa trust fund here in the UK. So setting up a trust fund, sometimes referred to as a trust, it means there's an arrangement where a person or a group of people have control over assets or money. So like Feli as the auntie, she could be the one who would be who would have the control of the assets. Kayo po ba ang may control ng ano ng fund na ni-raise nila? Actually sa ngayon hindi pa kasi pinag-usapan pa lang namin ng solicitor namin. And then we kasi at first yun ang plano namin i-trust fund namin, but then ang ano ng advice ng solicitor just in case of emergency hindi kami makakuha dahil nga nandoon siya magstay until sa maturity date. So nag-ano siya na mas maganda sa ward of court. Kasi yung ward of court anytime pwede ka namang kukuha, mag-request ka lang but with the approval sa mga ano yung ano committee. Ganon. Okay. So, sa ngayon, doon kami, ano, as long yung funds na nandyan na makukuha na namin, doon na kami, ano. So, that's good po. It's just early stages po, I understand. Because it's only been like a month po since na si Miguel ay pumanaw. So, it would take a while po to plan these things, you see. So, it's just for a segment today po about trust funds. Normally po, kapag mag-set up kayo ng funds, you have to have a trustee.
And there are many options that you may want to consider in the future po, or how to manage your trust fund. Now, the first thing po would be what is called a bear trust. A bear trust is the simplest kind of trust. It gives everything to the beneficiary, basically the children, straight away, mm-hmm. as long as they're over 18. So Mikey is 21, Michael is 19. So they can get their caravan or their log house where they can mm-hmm. live. Or perhaps even they can buy a house because they're over 18. You know, they could consider getting their own place with your, obviously, supervision. Sa mga bata, sa kay, sa maliliit, yung 14 tsaka sa 12-year-old. There's also an interest in possession trust. The beneficiary can get income from the trust straight away, but doesn't have a right to the cash, property, or investment that generate that income. Ayan po yung mga options. Just a quick overview po yan. You also have a discretionary trust. The trustees have absolute power to decide how the assets in the trust are distributed. Kayo po, kayo, si auntie nyo, si auntie Feli, you would have the absolute discretion for how you want to invest or how you want to spend the money on behalf of the trust. You can mix the up po yan, tapos you want to mix trust, you can combine elements po ng other kind of trust. For example, a beneficiary might have an interest in possession that is a right to the income of half of the trust fund. The remaining half of the trust fund could be held on discretionarily. Ngayon po yung anak ni ano ni ni Miguel, si Michael, I believe. He's deaf and mute. Tama po ba yun? Yes, correct po. He would be classed perhaps a vulnerable person, may then trust for a vulnerable person. That's usually you pay less tax on the income and profit from the trust. Your remaining money for in the UK, your remaining money for can be lodged in a trust fund, as such as the Junior Individual Savings Accounts, ISAs, and tawag po doon. The savings limit for 2020-2021 is £9,000. There are long-term tax-free savings accounts for children, so such as John and Jackie, which can be withdrawn when they turn 18. And I believe po ang plan nyo is to use that money for their education. Is that correct po, yung trust fund? Tama po. Yeah. So that's basically po yung ano, yung, we would give you an idea perhaps in the future how you want to set up nga po yung trust funds. Pero po, congratulations. I'd like to congratulate you po, the whole family, the whole organizer of GoFundMe for raising such a big amount of money. Jean will be talking about that later on. Last question lang po before my segment ends. Ano pong magiging message niyo po sa mga kababayan who's watching this po? Sa ano po natin, who's going through tough times at the moment po sa community life natin? Ano po ang final message niyo po sa kanila? Sa mga kababayan natin, mag-ano lang tayo, kumbaga trust lang and believe in God. Kasi sa ngayon kami, never talaga kaming nag-expect na to get this amount. Parang, kumbaga, it's... Chad, we lost Feli? Oh no, we lost Feli. Okay, sige, baka may balik naman ni Chad. Oh, sige. So that was Feli, the sister of Miguel. She's a COVID survivor. Unfortunately, sadly, her brother Miguel did not survive the virus. So may you rest in peace, Miguel Blanca. So over to you, Jean. Okay, thank you, Crystal. Okay, so she's back. Oh, she's back. Okay, so Feli, can you hear us? Can you hear Puka? Yes. I'm sorry. Okay lang po, naputol yung message po ninyo kanina. Gusto po nyo ulitin? Ganun lang sa mga kababayan natin. Thank you for the support. And then,
trust lang sa ano, upstairs kasi nga I'm sorry, trust lang sa God. Kasi never naman sa kami, never namin ina-expect. And thank you Aina, the yung nag-lead sa GoFundMe, na without her hindi namin to makukuha.